Bayan. So ito, speaking of Sir Rolando Sasot. Okay. So ito ay pinost ngayon ng SMNI. Tama, di ba? Laban kasama ang bayan. Di ba sa SMNI ito, di ba? SMNI nga. Okay? Ngayon, yung nagiging source ngayon ng SMNI, nakakatawa eh, no? Yung nagiging source ngayon ng SMNI, sila-sila lang talaga, no? Kung hindi yung si Dado, di ba? Si Sir Rolando Sasot, tapos si Harry Roque, si Panelo, sila-sila lang din po mga kababayan. O ngayon, ang pauso na naman ngayon ng SMNI, di ba? Itong sinabi nga ngayon ni Sas. Okay? Ang sabi ni Sas, no? Sana ay i-declare na ng Department of National Defense ni Gibo Teodoro at ng National Security Agency at ng Pangulo mismo na ang corruption is a national security threat. Diniklaran na yan ni Biden sa Amerika. Dito sa China na naman, no? Nung umupo si Pangulong Xi Jinping na ninong nga po ni Sara Duterte, nung umupo si Pangulong Xi Jinping, ang corruption ay kinonsiderang national security threat. So pag ginawa mo yan, makakaroon ngayon ng war on corruption. Paano, ano ang ginagawa ng pamalang ito? Meron silang war on bloggers. Pa-victim na naman itong putlagis na to, no? So ngayon mga kababayan, okay, kasi alam naman po natin na yung pinaka-issue ngayon ni Sir Rolando Sasot is yung pinagbibintangan niya ngayon yung gobyerno kung bakit nga daw po na-takedown. Sabi niya na-takedown daw po eh. Kung bakit nga daw po na-takedown yung kanyang Facebook page or yung Facebook account. So, bintang na naman na walang ebidensya. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Bintang na naman yan na walang ebidensya eh. So, ngayon mga kababayan ngayon, ang binabanggit ngayon dito ni Sas Rolando Sasot, ano, ni Bebe Labs, na corruption daw po is a national security threat. So ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, bakit ngayon lang na nagsasalita itong si Sas Rolando Sasot? Ito ah, data ito from Trading Economics. Legit ito. Ngayon, dapat siguro mga kababayan, bago magsalita dapat si Sas Rolando Sasot, dapat siguro tingnan niya muna kung saan po nagsimula yung malaking kurakot sa Pilipinas. So dito po sa Trading Economics po ito. Ito graph ito ah. Ito po yung ranking ng Pilipinas sa mga korupsyon kumpara po sa buong mundo. So kung makita po natin dito no, yung ranking po ng Pilipinas kasi po kung mas mababa, ibig sabihin noon mas mataas yung ranking mo na hindi ka kurakot. So ito nung panahon nga po ni FBR, ito mababa yung ranking ng Pilipinas, nasa 40 lang, tumaas ito nung panahon ni ERA. Pero mas lalong tumaas ito nung panahon nga po ni Gloria. Umabot po tayo sa number 140. Oh. Panahon ni Gloria. Na alam naman po natin na itong si Gloria Macapagal Arroyo ang isa po sa iniidolo nga po ni Sas. Jowa mo ba yung Takero? Ano ko bakla? So ito, di ba? Oh. Panoorin mo, happy holiday yung live stream ni Thinking Pinoy. Oh, well, para sa akin, wala naman siyang kwenta pero napaka-entertaining. Kasi binanggit nga po dito ni Thinking Pinoy na si Sas Rolando Sasot ay patay gutom. Patay gutom pala yan, no? Palamunin pala yan si Sas. So ito nga yung pinupunta ko, di ba? Nagre-reklamo si Sas na ano daw, na ang corruption daw po ay national threat. So bakit hindi mo sisihin si Gloria? Kasi nga po, ang taas po ng ranking ng Pilipinas sa pinakakurakot po na bansa sa buong mundo noong panahon ni Gloria. And then to be fair, kay dating Pangulong Pinoy, bumaba siya ng konti, pinakamababa sa 85, no? Mababa to 85. And then tumaas na naman noong panahon na naman ni Digong. O, ang so, lumalabas sa mahigit kumulang 3 dekada na sa gobyerno nga po ng Pilipinas sa mga presidente, top 1 at saka top 2 si Gloria sa mga pinakakurakot nga po na administrasyon. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na napaka-ipokrito. Di ba naniniwala masyado itong mga taga-suporta nga po ng mga DDS na sinasabi nga po ni Sir Rolando Sasot, eh tuta nga ng China ito eh. Palamunin ng China ito eh. Di ba palamunin ng China, bayaran ng China,
scholar ng China, tapos naniniwala kayo dito. Ayan, oh. Oh. Gloria top 1, Duterte top 2. Pinakakurakot po na administrasyon. Diba, ngayon, magbabanggit na naman si Sas ngayon na isang ba yung sinabi niya dito? Ang corruption is national security threat. Oh, sisihin mo si Gloria. Oh, bakit pag kay Gloria napaka defensive mo? Ay, si Gloria magaling. Si Duterte magaling. Yung nilireklamo mong national security threat na corruption, eh mas malala pala kay Gloria at saka kay Digong. Oh, at ang malupit dito mga kababayan ito, ah. So nung 2011, ito, ah, nabalita ito noong 2011. Sang katutak po talaga yung mga kinaso kay Gloria. Ayan, no? Philippine charge Gloria Arroyo with corruption. 2011 pa lang po. Ah, di ba? Takero, hindi mo nabalab si Alan Troy. Grabe naman, nakakadiri naman yun, lalaki yun, di ba? Ayan, no? Ah, di ba? November 2011. Oh, may mga kaso na si Gloria. Pero mga kababayan, na nakakatawa kasi dito. Yung top 1 at saka top 2 na pinakakurakot na administrasyon, nagkampihan. So, noong 2016, ito, ah, kakaupo pa lang ni Digong. July 19, 2016. Okay. Sabi dito, Philippines clears Gloria Macapagal Arroyo, ex-president of grab charges. So, alam ko na naman yung sasabihin ng mga DDS dyan. Eh, Takero, hindi naman trabaho ni Digong ang judiciary. So, hindi naman si Digong ang what they call this, ang nag-desisyon para po i-clear si Gloria Macapagal Arroyo sa mga pangungurakot korte naman yan. Oh, yes, totoo. Totoo yun. Pero ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, si Gloria nagpasalamat kay Digong. Ito anong 2019. July 10, 2019. Okay. Arroyo also thanks Duterte for the Supreme Court's ruling to acquit her from plunder charges. So alam naman natin mga kababayan na si Digong po talaga ay nangangailan po sa judiciary na which is unconstitutional. Oh, well, si Laila De Lima nagpasalamat kay PBBM kasi nga po nakapag-bail. Pero bakit nagpasalamat si Laila De Lima? Nagpasalamat si Laila De Lima kay PBBM kasi nga po hindi nangialam. 'Di ba? Hindi nangialam si PBBM sa judicial system regarding nga po sa kaso ni Laila De Lima. Pero si Gloria nagpasalamat kay Digong kasi nga po, 'di ba? Kasi ang sabi ni Gloria, ito, ah, ang sabi niya dito, I thank you that when you became president, you provided the atmosphere in which the court had the freedom to acquit me for the trump-up charges my successor and your predecessor filed against me, Arroyo said at the appreciation dinner for Arroyo hosted at members of the 17th Congress on Tuesday last night. Tuesday night. Oh. So si Gloria mismo umamin na nangailam si Duterte sa judicial system regarding sa kaso niya. Kasi sabi niya dito, no, I thank you for that when you became president, you provided. Nag-provide si Duterte ng atmosphere. So anong atmosphere yan? Si Gloria at saka si Duterte lang po nakakaalam yan. Oh, in which the court had the freedom to acquit me. So umamin talaga si Gloria na nangialam si Duterte dun nga po sa mga kaso ni Gloria dyan nga po sa korte. So sila-sila mismo. Sila-sila mismo na yung top 1 na pinakakurakot na administrasyon at top 2 sa ranking na pinakakurakot na administrasyon, di ba? Nagkakampihan. Nagpoprotektahan. So ito, mga kababayan, masasabi nyo pa rin ba na chismis ito? Eh may mga reference ako. Galing mismo sa bunganga ni Gloria at galing mismo sa history ng mga kaso ni Gloria. So ito mga kababayan, di ba? Ito yung pagkakaiba ko sa mga vlogger ng mga DDS. Sila po, puro paratang. Sila po, grupo sila.
Grupo po yung mga DDS na yan. Grupo po sila. At sila mismo gumagawa ng isang chismis na, na nagsisirculate mismo sa kanila at paulit-ulit para maging totoo. I mean. O ngayon, paano ngayon ito i-debunk ng mga DDS? E ito, inamin na nga ni Gloria na talagang nangialam talaga si Duterte. Musta na po si Mima? Si Mima na sa Maynila ngayon. Pauwi siya bukas. Pagbalik niya bukas sa Leyte, magbablog na ulit yun. Busy ngayon dito, nagbabakasyon. kaya hindi siya nakapagblog ng almost one week kasi nga nasa Maynila si Mima ngayon. So, ang ulitin ko lang mga kababayan, ang pagkakaiba nito, kung si Glory, kung si pangalan nito, kung si Saba pangalan, si Dilima, nagpasalamat kay PBBM dahil hindi nangialam sa kaso niya, si Gloria naman is nagpasalamat kay Duterte kasi nga po nag-provide ng atmosphere para nga po i-acquit siya. So nangialam talaga. Oh. Isipin niyo lang mga kababayan. Buti pa nga si Gloria kahit papaano kahit walang ya eh. Buti pa nga si Gloria kahit walang ya. Humarap sa korte. Si Digong, iisang kaso na nga lang sa ICC, nagtatago pa. Ah, hello po, Rowena Dulay. Maraming salamat po sa yung bagong pag-subscribe po sa aking munting channel. Oh, di ba mga kababayan, sabi ko sa inyo, sinto-sinto itong mga DDS na to eh. Sila mismo gumagawa ng kalokohan, sila mismo gumagawa ng fake news. At mga kababayan po kasi, ito no, meron kasing binabanggit, no? Panoorin niyo yung live stream ni Thinking Pinoy, na itong si Sa Rogando Sasot is walang kwentang tao pala talaga. Oo. So ngayon, ang sinasabi nga po ni Thinking Pinoy, naging palaminin daw po talaga ni Thinking Pinoy si Sa Rogando Sasot ng mga panahon nga po na walang-wala si Sas. At ang nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, si Sas naman po kasi is edukada at nasa Europe. Pero bakit nung umuwi ng Pilipinas, bakit patay gutom, bakit palamunin? At mga kababayan kasi, nung binanggit nga po, tika lang ha, pakita ko sa inyo ha, for the motherland. Hindi ko ata kasi nasama sa slide eh. Kasi mga kababayan kasi, yung mga binabanggit nga po ni Thinking Pinoy, sabi na nga po na natin chismis. Yes, chismis. Kasi nga naman po, syempre, personal, di ba, personal na relasyon niya kay Sas yun. Pero kasi mga kababayan, umamin si Sas. Ito sabi ni Sas oh, sa mismong ano niya, sa mismong Facebook ni Sas, ano nakalagay ito, for the motherland oh. For the motherland. Oh, sabi ni Sas, my poverty is the evidence of my honesty. Sabi niya, from Makabeli. So umamin talaga si Sas na talaga mahirap siya at patay gutom siya. So hindi naman kasi ibig sabihin na naghihirap ka, hindi ibig sabihin nun ay honest ka. Hindi ganun. Yeah, posibleng ganun. Pero it doesn't mean na ganun po talaga nangyayari sa lahat ng tao. Posibleng naghihirap ka kasi nga wala kang diskarte sa buhay. Isipin mo si Sas, nasa Europe na. Nasa Europe. Dapat maraming pera yan. Pero naging patay gutom nung pag-uwi ng Pilipinas. So, hindi yan pagiging honest. Wala kang diskarte. O, diba? Sabi ko sa iyo, Sas, eh. Sa akin ka na lang umuwi, eh.